Nanonood hindi ko siya. Kasi ano, pag nagre-record ako ng mga seminar, edi naka-record yung audio ng desktop. Ano, sayang naman 1 hour din. Well, anyway. Nasaan si... Share pala, mali pala. Window, Word. Hi. Sabi ko, gawa sila ng PowerPoint. Yun ang kanila activity. Ay, madami daw ginagawa. Dati kasi, nung nag-ano, yung biglang palit ng online class, hindi rin masyadong naka-adjust agad both professors and students. Kasi, di ba, ano ba talaga yung dapat na activities for online tsaka face-to-face? Kasi ang problema noon kapag madali kasi dati nung face-to-face, kahit madaming pa-assignment, madali yung tulungan ng magkakaklase. Kasi papasok sa school, uy, anong sagot mo? O, di ko kopya na lang. O kaya ay bago umuwi, magsasagot muna sila. Or kaya pag wala yung prof, umalis agad, yun na yung time na magsasagot sila sama-sama. Tsaka na kapag mabilis yung brainstorming ng students, kahit madami ang assignments. Nung nag-face, nung nag-online, biglang pagbabago. So, sa chapter 11, as a recap lang sa partnership formation, partnership, an incorporated association of two or more individuals to carry on as co-owners business with intention of providing the profits among themselves. So, ito ay another definition, pero yung sa atin is two or more persons nag-contribute sila ng money, property, industry into common fund, and then they have the intention to divide the profits among themselves. Kapag sinabing profits, hindi lang siya basta income, kasama pati yung loss. Pero kapag industrial partner, ang loss is generally hindi siya kasama sa hatian ng lugi. Kasi nalugi na siya sa kinontribute niya na time and effort. Characteristics, we have discussed this already. The ease of formation, madali lang siya ma-form kumpara sa corporation. Separate legal personality, na yung partnership, iba yung personality ng partnership sa kada partners. Mutual agency, lahat ng partners pwedeng mag-act in behalf of the partnership as long as it is within the powers or within the scope of purpose ng business. Pero kapag merong managing partner na tinalaga sila, yung managing partner ang magiging pinaka-agent ni partnership. Co-ownership of property. So, lahat sila magiging, lahat ng partners magiging co-owner or kapwa may-ari ng properties na dinonate nila sa partnership. But still, the partnership is the owner of the assets and liabilities contributed. Although co-ownership or co-possession, ano lang yun, wala silang karapatan basta-basta ibenta yung asset ni partnership, or kung gusto nila bayaran yung utang ni partnership kahit beneficial siya sa partnership, hindi rin basta-basta sila gagalaw na babayaran ko to, may utang na 20,000. Kailangan din i-inform nila sa ibang partners, although beneficial sa partnership, na isu-shoulder niya yung pagbabayan. Kasi mangyayari na, oh, bakit binayaran mo agad? Ibababa pa ang utang na yan next year. Magiging 15,000 lang yung utang natin kasi bibigyan tayo ng parang discounts, parang ganun. So, although beneficial na bayaran agad yung 20, possible kasi na may ibang partners na strategy na hindi agad magbayad muna ng utang.
co-ownership of profits, no, lahat ng partners entitled siya sa profits. Hati-hati sila sa profits. Pero parehas sa co-ownership of asset, bago ma-dispose or magpaghati-hatian yung profits, ma-compute muna lahat ng income and expenses, and then they will check kung okay ba yung computation. Normally, hindi na nila chine-check yung computation. However, titingnan nila yung hatian, na kung 50-50 yung hatian ng share, tapos 100,000 ang natanggap mo, 40,000. Pero nakita mo sa income statement, 60,000. Excuse me, 60,000 yung net income. So parang, ay, ba't ako lamang ng 10K? So, that time, double check nyo lang. So, possible na nagkamali lang nung pagre-ratio. So, siguro, magiging advance to partner yon. And, importante lang dyan, yung profits is mapaghati-hatian nila. Limited life. So, limited life siya kasi, once may ma-admit na partner, may mawalang partner, or ayaw na nila, nagtampuhan na, tapos na ang partnership. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang partnership is tapos na yung operation. Pwede pa rin siya mag-operate kahit tapos na yung partnership, particularly kung mayroong additional or withdrawal ng partners. So, dyan sa screen, meron dyang limang instances ng dissolution ng partnership. Kung express will ng partner, halimbawa, hanggang 10 years lang tayo. Tapos, after 10 years, maghanap ka na ng iba. So, pwedeng ganon. Sa number 2, by the termination of a definite term stipulated. Ay, yung pala yung number 2. Ano express will? Ayun ko, parehas lang ang 1 and 2. Ang 3, by the event of that makes it unlawful to carry out a partnership. Sige, parang naalala ko na yung 1. Pag yung 3, ang 3 kasi, halimbawa ang business natin ay parlor, nagugupit tayo ng tao, pero nagkaroon ng batas na pinagbabawal ang magupit ng kapwa-tao, so kailangan magupit ka na lang sa sarili mo. Naging unlawful yung business. So, wala tayong choice kundi i-dissolve or tapusin yung business. Sa 4, when a specific thing which a partner had promised to contribute to partnership perishes before the delivery. Halimbawa, yung equipment, yung kanina kay B, ang i-donate lang, ang i-contribute lang dapat niya is equipment. Pero dumating yung February 21, yung equipment niya is nahulog sa dagat. So, wala na siyang makakontribute. Hindi na matutuloy yung formation. And at this point naman, sa dissolution, kung na-donate niya ay equipment, tapos, i-contribute niya is equipment, and then, na-record na yung libro kanina ni B, let's say, wala yung cash na kasama. Later on, hindi pa rin niya dinideliver yung equipment. So, nalaman ni A na nahulog sa dagat. Although, meron ng libro sa yung number 2 requirement na nagkaroon na ng partnership, sabi niya, wala ka naman talagang kinontribute. Nag-form yung partnership kasi meron talaga dun yung intention na mag-contribute kahit hindi pa dumadating yung asset. Pero since hindi dumating yung asset, madi-dissolve yung partnership kasi parang wala talaga nangyari. Hindi na dadating yung equipment na yon. Unless magkaroon lang sila na agreement na iba equipment na lang yung dalhin mo. Okay, what if wala na talagang pera si B? So, dissolve si partnership. Letter V or number 5, expulsion, death, insolvency, or civil interdiction of a partner. So, expulsion, parang withdrawal, death is, withdrawal din siya, kaya lang, yun nga, namatay yung aalis. Ito ay buhay pa yung aalis. Insolvency, si partner, wala na siyang pera, wala na din siyang ano yun? Natindot lang po. Okay. No problem.
Yan, and insolvency is wala ng pera, or normally ang insolvency is yung net worth mo is negative na. So parang if you have 100,000 assets, kahit cash pa yan, pero ang liability mo is 200,000. So negative 100,000 ka, insolvent ka. Or civil interdiction of a partner, civil interdiction, parang ano siya? Nakasuhan? Oh, hindi ko nagkakamali. Or, kasi syempre pag nakakulong tapos may final judgment na, hindi ka na makakasalma sa operation. Check ko lang, civil interdiction, meaning a legal restraint upon a person incapable of managing his estate. Pinagbawalan ng batas makisali sa partnership. Parang ganyan. Excuse me. Transfer of ownership. So, sa transfer of ownership, kailangan lahat ng partners alam nila na magkakaroon ng transfer of ownership. Halimbawa, si A at B magpartner, sabi ni B, ay, ililipat ko na lang kay C kasi ayoko na kay A kapartner. Ay, hindi alam ni A na yung nagkabintahan na pala na si B at si C ng interest sa partnership ni B. So, invalid yon. Dapat alam ni A na magkakaroon ng transfer of ownership. Pero, hindi dapat alam lang niya. Dapat na-approve ni A na ibebenta ni B lahat ng shares niya o lahat ng interest niya kay C. So, yun nga. Requires approval of remaining partners. Ang remaining partners is yung natirang partners after may umalis na isa or dalawa. Ang existing partners is yung mga partners na nandun pa as of that date. So, ano pa ba yung mga lalabas ng mga terms dyan? Unlimited liability, so yan yung general partners and limited partners. Pero, parang dito sa Philippines, normally lahat ay general partners. Kawawa naman kasi yung ano, yung partnership tapos lahat limited, isa lang yung general. Ay, bumahing ako. Advantages and disadvantages. So, is a formation, shared responsibility, lahat kayo may say sa business, flexibility in decision making, greater capital, so compared sa sole, lack of regulation, kasi compared sa corporation, mas matindi ang monitoring ng SEC sa corporation. So, in reality, ang SEC talaga, ang cover nila ay corporation. Kasi yun yung under ng corporate law. Ang partnership kasi is under ng civil law, kaya hindi masyado siyang pinapansin ng SEC. Yun nga lang, kailangan kumpleto yung documents, particularly sa mga articles of partnership. Disadvantages, easily dissolve. Unlimited liability, conflict among partners. So, sa conflict among partners kasi, since lahat pwede mag-decide, pwede maging agent, what if magkaiba-iba yung kanilang decision-making? So, kakaroon ng conflict. Excuse me. Lesser capital compared sa corporation. Ang magiging capital lang kasi ni partnership is kung ano yung kinontribute ng partners. Hindi kasama, hindi na, para ba yun? Hanggang dun lang sa pwedeng maging contribution ng partners. As compared to corporation, yung capital ng corporation, pwede pa siyang magdagdag by selling its shares. O, pag-aaralan natin yan sa corporation. Sa disadvantages, yung partnership na tinatax yan like ng corporation. Yun kasi, although hindi siya ganun ka-strict na kino-cover ng SEC, yung
yung tax rate niya, katulad ng corporation, which is now, I think, nasa 25%. So, kung kumita si partnership na 100,000, automatically, 25% ng 100,000 ay income tax, which is 25,000. Wherein, fact, sa sole proprietor, kapag kumita ako, let's say, ako yung may business as sole proprietor ng 100,000, under the law, kapag below 250,000 yung income, so, exempt ako from income tax. I will not pay any income tax for that period. Excuse me. So, yun ang pinagkaiba. Kung ako si A, tapos nakipag-partner ko kay B, kumita kami ng 100,000, so magbabayad kami ng buwis ng 25,000. Pero kung hindi ko siya inalaw makipag-partner sa akin, at kumita ako ng kahit 75,000 lang or 99,000, wala akong babayaran na income tax. So, yun yung disadvantage. Mas malaki yung tax kapag partnership. Maliban na lang kapag GPP, kasi ang GPP, hindi siya subject sa income tax. Accounting for partnership, yan. So, ito ang example ng sa sole proprietor. Sa sole proprietor, ano ba sinasabi nito? Dito, tingnan daw yung ano, yung capital na side ng financial position. So, next, nasan? Ito, on. Bakit? Pare-parehas yung ano nila. So, parang tingnan lang yung equity side. Ito ay partnership, di ba? Sa partnership, dumami ngayon yung mga names. Imbes na si Mr. A lang, ngayon is Mr. A, B, and C. Miss. Sa equity ng corporation, nawala lahat ng capital. Naging share capital siya. Tapos retained earning, tapos other components, man treasury share, share premium. Ang share capital kasi is magkano yung mga stocks per book. Tapos yung retained earnings, once na nagkaroon ng income si business, dito papasok sa retained earnings. Kaya sa retained earnings, iniipon dyan o nire-retain dyan lahat ng income. Kasi unlike sa partnership, once na kumita si partnership, pumapasok agad dyan sa mga capital accounts. Si corporation, kapag kumita si corporation, papasok muna siya sa retained earnings bago siya bago siya i-distribute as dividends sa mga stockholders. Yung mouse ko ay Bluetooth. Yeah. Nag-commercial. Yan, lobot kasi. Lobot. Commercial. Yan. Yan. Nagsipol. Cooperative, dadaanan din natin siya. Kamukha siya ni corporation. Yun nga lang, imbis na retained earnings, we have the donation and grants. Kasi normally, kapag kumita si cooperatives, yung income niya is as much as possible mabigay agad sa mga members. Kasi kaya yung siya kooperatiba, pinagsama-sama yung ano ba yung negosyo, pwede papasukin nila, tapos lahat ng members dapat itatangkilik doon sa business ng kooperatiba. So parang sample ay Sidsi. Meron silang mga pag bumili ako sa Sidsi, tatanungin, may number kayo, ma'am? So, ibig sabihin, anong CDC number? Kung member, hindi yung cellphone number o anong number. Kasi nagkakaroon ng parang mga points. Point system. Okay. Donation and grants, statutory funds, pero hindi natin siya masyadong itatackle for this course. Yun nga lang sa kooperatiba. Parang mga tawag yung mga members. Midway siya ng non-stock tsaka stock corporation. So, yun na naman si ano bang problema niya sa life.
So, observe daw yung equity. And then, equity ng corporation, share capital, statutory funds. Excuse me. The following are major considerations in accounting for equity for partnership of a partnership. So, we have the formation module 1, operation module 2, dissolution module 3, and then liquidation module 4. Liquidation will be covered after the midterms. Ang midterms ay bandang March. So, since dapat second week ata ng March, na-move naman yung start ng class. So, mamumove siya ng siguro, I don't know, end of March or first week of April. Formation, the contract of partnership is consensual. So, kapag nag-decide ako, tsaka si Mr. B na, uy, gawa tayo ng partnership, tapos nag-agree siya. So, meron ng agreement. And, although hindi siya written, and hindi pa kami nag-contribute physically, meron ng partnership at that point. Yun nga lang, dapat ma-deliver din yung mga assets. So, normally kasi kapag pera lang yung pag-uusapan, hindi pa siya i-written. Bawa, binigyan lang akong 50,000, tapos sabi ko, ay sige, 50,000 lang din yung capital ko. So, what will happen is, recording lang kami ng mga nagagastos na, and then, kung kumita kami, paghahatian namin, kasi pera lang yung in-invest namin. So, let's say, parang inventory lang, nag-buy and sell lang kami, parang bibili kami ng goods worth 25,000, and then, for period of 2 months, nabenta namin lahat, kumita kami ng 75, I mean, nabenta namin ng 75,000, so, kumita halos ng 50,000 at pinaghatian namin. So, kahit hindi nakasulat na meron kaming partnership, at that concepts, nandun yung concept ng two or more person, nandun yung nag-contribute ng money, nandun yung common fund, which is the 50,000, the 100,000 common fund, andun yung intention to divide the profit at nag-divide talaga kami ng profit. So, kahit walang sulat, nagkaroon ng partnership. Pero, syempre, mas maganda pa rin na may kasulatan. Kasi, in case na si B, magdo-donate siya or magko-contribute siya ng equipment, syempre, ang equipment is non-current asset or ng lupa, which is parang siyempre, may pangalan yun, titulado yun. Kailangan written na siya. Kasi, parang, kung, ang process talaga, yung iba kasi pag lupa, yung kinontribute, hindi nila pinapangalan sa partnership. Tapos, partnership pa yung nagbabayad ng 1 milyar. Tapos, partnership yung nakatayo na corporate na building doon. So, dapat, gagawa ng, i-register si partnership sa SEC, kapag na labas na yung certificate of registration ni partnership, yung lupa ipapangalan ngayon kay partnership. So that's the concept of separate entity concept. That's the concept of separate entity. Yun, dapat maging owner na si partnership. Pero since medyo magastos yun, 'di ba? Mutual understanding na lang ng partners. Contribute ko ay lupa, pero paggamit ko lang siya. So, lumalabas na magiging universal partnership of profits lang. Yung kita lang sa lupa, pero yung ownership ng asset magre-remain kay partner. So, kung nabalikan natin yung universal partnership of profits, universal partnership of assets. So, ang pinagkaiba nila is sino ba yung mananatiling owner ng asset. Pero, andun pa din naman yung concept ng partnership. Valuation of contribution of partners as much as possible ay fair value. Kapag fair value, you will check ano ba yung agreed
value ng property. So, parang yung kanina, di ba, yung equipment tsaka accumulated depreciation. Kapag cash, face amount, ano ba yung mukha ng pera? Bakit face amount ang nakalagay? Pasan ba nagsimula yung face amount? Inventory, LCNRV. So, depende sa problem. Lalabas naman kasi na halimbawa, 10,000 yung inventory. Pero nalaman nila yung cost ng inventory ay ano na lang, 9,000. So, lalabas ang So, let's say 10,000 yung cost and then nalaman natin na ang realizable value niya is 9,000. Ang meaning ng realizable is magkano pa ba siya possible mabebenta or yun, possible mabebenta, net realizable value. Pag-aaralan pa sa second year. So, kapag given yon, pag lower of cost and NRV, yung mas mababa sa dalawa. Ang cost natin is 10,000, ang NRV is 9,000. So, we will record the inventory at 9,000 pesos. Partners ledger account. So, magkakaiba ang mga accounts ngayon. Sabi ko kanina, dadami na yung capitals. Lahat ng partner merong capital account, drawing account, receivable from, at saka payable to a partner. Yung letter C, pwedeng loan to, loan from, advances to, advances from. So, depende sa problem. Yan ngayon ang T account. So, di ba ang T account ito ay parang sa sole prop. Yan din naman kay partnership. Yun nga lang, ang dami nating i-consider na capital accounts. Yung A and B, sa capital account siya gumagalaw. Yung letter C, it's either asset or liability ng partnership. Kapag receivable from partner A, so receivable siya, ibig sabihin asset, payable to partner B, payable, liability ni partnership. So, siya ay sa liability side. Ito'y drawing account naman. So, normally, yung mga temporary withdrawals lang. Temporary funds held to be remitted, recurring reimbursement. Pero normally, sa practice, ang movement lang na ginagawa namin is share sa net income. Once na mag-withdraw, deduction agad sa capital. So, yan is for easy recording. Kasi kapag kinonsider pa namin, temporary po ba yung withdrawal or permanent? So, ano yung temporary, ano yung permanent? So, magkakaroon pa ng another policy sa withdrawal. Parang kapag siya ay within 1 month babayaran, siya ay temporary. Tapos kapag more than 1 month, siya ay permanent. Eh, paano hindi agad binayaran yung temporary ng 1 month? So, i-reverse natin na yung temporary magiging permanent. Yan. Permanent diretso sa capital. So, yun. Ganun lang. Next ay receivable from and payable to. So, siya ay papasok sa asset or liability side. Depende sa problem. Valuation of contribution. So, illustration 1, they form a partnership, nag-contribute ng cash ng 500, and then, yung land, may carrying amount na 400, ang fair value is 800. Tapos, yung land, merong utang, merong kakabit na utang na 200,000. Magkano dapat yung valuation ng partner's contribution and provide the journal entry? So, since this is land, ang given is carrying amount. Ang ibig sabihin ng carrying amount, magkano siya sa libro. And then, fair value is magkano siya sa market, yung FVM. Fair market, FMV pala. Fair value or fair market value. So, ito din yung pwedeng gamitin, no, kung
kung hindi naman tayo required gumawa ng journal entries, pwedeng direkta tayo gumawa ng table. Excuse me. Kasi once gumawa tayo ng table, nabuo na natin yung financial position. So, hindi ito na-discuss kanina. Mapapansin nyo na si A, meron siyang binigay na 500 while B, dinonate niya is land na may fair market value na 800,000. And then, the partnership will have the cash of A na 500, land ni B na 800, and mortgage payable connected to the land na 200,000. Both sides are... both sides are equal naman. Side dito sa baba at side dito sa taas. Okay? So, halos mabuo na yung financial position dyan kasi yung capital account is ito. Ibababa mo lang siya dyan na capital, A capital and then ito, B capital. So, this is another good method siya. Tsaka ito talaga yung pag may exam. So, formation, they have compute agad. Imbis na magagawa tayo ng journal entries yung ginawa natin kanina sa Excel file, we will do the tabular method. Tabular method. Yan. Tapos, pag nag-exam, ano, di CL. CL, kahit hindi mo na ilalagay yung total asset. Tapos, MP. Tapos, adjusted capital. AC, ganyan. Matik agad. So, aha. Yan. Requirement B, journal entry. So, ito, sample na to, if we will compare to the end chapter discussion kanina, is yung requirement 2 wherein requirement activity 1 pala to, wala silang business before, so yan ano lang, nag-entry lang directly sa book ni partnership. So the land is valued at fair value, not the carrying amount or the cost to be to the contributing partner. Mortgage is assumed by the partnership. So, yan. Ito computation lang na in statement form. Valuation of contribution. A and B form the partnership. The following are their contribution. Ayan. Meron na silang contribution more than cash. Tapos, AR includes 20,000 account that is deemed uncollectible. Kapag deemed uncollectible, it should be written off. Ibig sabihin, tatanggalin mo na siya sa AR. So, makikita dito sa baba, 100 minus 20. The building is under depreciated by 50,000. So, kulang yung depreciation. Ibig sabihin, sobra yung value ni building. Kailangan nating bawasan. Yan, minus 50K. Dati, nung last year, dito nalilito yung students. Paano kapag under-depreciated, overvalued, undervalued? Ano pa ba yung? Basta yung under-over. So, I told them na try to translate in Tagalog yung problem. So, parang ito, yung building, kulang yung depreciation, under-depreciated, kulang ang depreciation ng 50,000. Kung kulang ang depreciation ko, itataas ko ang aking debt. E pag tinaas ko ang aking debt, bababa yung value, net value ng building. So, kailangan kong bababain ang value ng building. So, minus 50K. Hanggang sa masasanay na kayo na pag nakita nyo, underdepreciated, ay, minus 50K ito. So, later on, masasanay na din na kahit hindi nyo na ma-analyze, parang pag nakita nyo yun na yung word na yun, alam nyo kung add or deduct siya sa capital. Next, the building has an unpaid mortgage na 100,000, but this is not assumed by the partnership. Partner B promised to pay for the mortgage himself. So, for that, wala tayong inalagay na mortgage payable. Although connected yung utang
sa building na pag-usapan ng partners na hindi siya i-assume ng partnership. So, walang pay, mortgage payable siya. And then, we have now this table. Pag nagtanong kahit anong klaseng tanong to determine the correct valuation of the partner's contribution. So, the correct valuation is 580,000 for A and then 650,000 for B. And kapag papagawa ng financial position, makukuha na natin lahat to asset, non-current asset, and then wala tayong liability, and then meron tayong capital A, and B capital. As easy as that. Yun nga lang, kailangan pa rin natin alam yung concept ng journal entry. So, sa journal entry, meron tayong increase in cash, increase in AR by 80,000, building by 650, and then yung capital is 580 and 650. Observe, din, basahin na lang yung observe, yun din naman yung discussion. Bonus on initial investment. So, pwede kasi ang agreement ko, ang agreement namin ng partners is, sige, yung interest ko is 100,000, yung interest mo is 100,000 din. Pero, ang kinontribute ko lang is 80,000. So, normally, kung ganong concept, nagkaroon ako ng bonus na 20,000. Kasi instead na ang interest ko lang ay 80,000, yung value ng idodonate o i-contribute ko, naging 100,000. So, for the discussion, ito yung bonus method. Madaming nalilito sa bonus method, lalo na pagdating sa operation. Pero for formation lang naman, we should consider magkano ba yung agreed capital at actual contribution. So, dun tayo sa ano pa ba yung discussion? Yan, actual contribution. So, illustration. Agree form partnership. Nag-contribute si A ng 40,000 cash. Si B equipment na 100,000. However, to the expertise ni A, that A will be bringing to the partnership agreed that they should initially have equal interest in the partnership. So, provide the journal entry to record the initial investment of partners. So, ang agreed capital nila should be equal. Ang actual capital contribution is 40 for A and 100 for B. So, lalabas dito sa table. So, you will always use table. Whether kung ano ba yung headings mo, ano ba yung iyong columns, pwede naman siya. So, dito ginawa niyang headings yung actual contribution. Pero ako, sanay ako na nasa taas, normally ay partner's name. So, para siyang ganito. Yung ganyan. Excuse me. Who's it? Actual contributions, we have, ayan, so actual contribution in total is 140,000. So, since ang agreed capital nila, capital interest would be equal, so 140 divided by two partners, which is 70 and 70. So, similar, 140. Ang papasok sa libro is the agreed distribution of the actual contribution. So, mapapansin mo natin na ang cash is 40, equipment is 100, lalabas si capital natin ay 70 at 70. Okay, now, the bonus is given to A. Meron siyang 30,000. It is treated as a reduction to the capital of B. Even though we say na bonus siya, hindi ibig sabihin na, ay, may bonus akong 30,000, may marireceive akong cash.
Hindi ganun. Para lang siyang bonus method na sinuwerte ka or nag-benefit ka, si B naman, hindi siya nag-benefit. Pero, yun ay sa capital concept lang. Magbe-benefit din naman si B kasi since may expertise ka, mas possible bumilis yung return of investment ninyong dalawa. Mabilis ang operation, madaling kikita, ganyan. Excuse me. So, win-win pa rin naman kayo. Yan. Ang cash and equipment will still remain 40 and 100. Hindi siya mababago. Yung lang change ay sa magkano yung magiging initial recorded capital nyo. Summary, asset contribution of a partner, fair value, liability, fair value, credit to partner's capital, either fair value, walang bonus, parang kung ano lang yung madonate, yun na yung capital ko. Kung ang nadonate ko is 40,000 cash or 100,000 equipment, 100,000 equipment, pareha sila, yan, kung ano lang yung value. Kapag mas mataas yung aking capital account. So, parang dito, 40 lang yung aking donate. Kinontribute. Lagi na akong donate. Ang donation kasi, non-stop yun. So, ang kinontribute ko is, 40. Pero, ang naging capital ko is 70,000. So, meron akong bonus na 30,000. Pero, kapag yung sa KB, dinonate, kinontribute niya is 100,000, pero 70,000 yung nag-reflect na pinag-usapan naman nila kasi equal nga. So, ang bonus is mapupunta sa other partner. Kapag above, bonus to the partner na above. Kapag below, bonus to the other partners. Variation of bonus method. So, depende. Yan. Katulad dito kanina, hindi naman napag-usapan kung yung increase ni Ava is ano ba yan? Babayaran ba nila outside the book of the partnership or hindi? So, sa variation, illustration 1, cash settlement between partners. So, tatlo na ngayon yung partners. We have A, B, C. Ang contribution nila daw ay cash and equipment. Yan yung values. The equipment has an unpaid mortgage of 20,000 which the partners assumes to pay. The partners agree to equalize their interest. Cash settlement among the partners are to be made outside the partnership. So kung may kakulangan man dyan, outside the partnership sila magbabayaran. So, diretso muna tayo. Requirements, which partner shall receive cash payment? And then, provide entry to record the contribution of the partners. Solution, andyan na yan. Kaya napaka-friendly ng book ni Milan. Okay. So, now, si A, kopyahin lang to. Pero idadagdag natin yung liability, yung mortgage sa part ni B. So, A have 40,000. And B has 110,080, tapos minus 20,070. CC, wala mo na bago, 100,000. So, the partnership now will have a common fund of 150,080 equipment. Bali, equipment ay 80 kasi. Tapos, liability na 20,000. So, 210. And they agreed na equal yung interest. So, 210 divided by 3 partners is 70,000 for each. Okay. So, yung 270 na to, yung 210, ano, kopyahin dito sa baba. Kung naka-Excel file, itong cell na to, divided by
kunin mo to equal anong cell 210 minus divided by 3 tapos equal tapos 40 minus 70 is negative 30. Then, yan, 0, tapos positive 30. Ngayon, kapag siya ay positive, siya yung may matatanggap na pera. Kapag siya ay negative, siya yung magbabayad ng pera. Why? Kasi sa example dito, so ang meron lang difference ay kay A at kay C. Si A, nag-contribute lang siya ng 40, pero ang naging interest niya is 70. And then, 70. So, lumalabas na nag-benefit siya, nagkaroon siya ng bonus na 30,000. Pero, yung pagka-bonus nun at pagka-benefit nun is benefit? Naging disadvantageous kay C. Kasi, dinonate niya na cash, kinatribute niya na cash is 100,000, pero 70 lang yung nag-reflect sa book. So, ang mangyayari, may nalugi siya or nagkaroon ng disadvantage sa kanya na 30,000. Ay di, nag-farm na sila. Sabi nila, ay, ganito yung magiging mangyayari. O sabihin ni si, hoy, 70 yung iyo magiging capital dito, bayaran mo ako ng 30. Kasi lugi ako ng 30, magiging 70 yung capital ko. So, nagbayaran sila. Now, we answer na si C shall receive 30,000 from A or A shall pay 30,000 to C. Requirement B, so entry lang, alam na natin yan. I-entry lang natin kung ano yung nasa table. Itong nasa gilid na to, tsaka itong nasa equal interest na side. So, diba? Illustration 2, additional investment. 10 minutes na lang. 8 minutes. Tingnan natin. Illustration 2. Sige. Illustration 2, additional investment. So, A and B nag-agreed sila na ang initial capital is 140,000 and 60-40 yung interest ng equity sa partnership. So, kung 60-40 siya, ang 60% ng 140, 60, hindi na yung kasama ang calculator, 60 times 140, 84, 84 ba? So, parang kukunin mo lang yung ratio na 60-40 sa 140,000. So, yan, 84 tsaka 56. So, nakuha given dito sa book. And then, si A magkocontribute daw ng 100,000. Tapos, si B magkocontribute lang ng 40,000. Ano ba yan? And then, requirement, which partner shall provide additional investment. So, imbis na magbayaran sila outside the partnership, kung sino yung may kulang, siya ang magbayad. Okay, so solution, we have the agreed capital na 140, and then yung agreed capital nila is 84 and 56. So, si A, nag-contribute siya initially ng 100,000, tapos si B, kinontribute lang niya 40,000. So, total nga naman 140. Pero ang agreed capital nila is 60-40. So, the 60% of 140 is 84, and then 40% of 140 is 56. If we get the difference, kapag siya ay, nakuha ng difference. So, minsan kasi ang nagagawa ng iba, nauuna nila yung 60-40 bago yung actual. So, ang titingnan na lang natin, kung ang actual contribution ni A ay 100, tapos ang pumasok lang sa libro is 84, kunin niya yung 16. So, in this scenario, kasi merong magpupuna ng kulang eh. So, lalabas ngayon si B ay nag-contribute ng 40, pero papasok sa libro is 16. So, with that, ang
ang gagawin ni B, yung kulang na 16,000 ipapasok niya sa partnership. So, lalabas na ang total contribution nila is 84 at 56 na lang. Hindi siya 140 pa din. So, although nag-contribute sila na 100 at saka 40, may babalik kay A na 16, tapos may dadagdag pa si B na 16. So, ito ay parang dati namin tong tawag din eh. Journal entry, kasi walang journal entry dito. So, initially, nagkaroon sila ng investment na 100,000 tsaka 40,000. Pero, upon checking doon sa required capital balances nila, si A dapat 84 lang. So, tanggalin niya yung 16 niya. Tapos, si B dapat 56. So, dapat magdagdag siya ng 16. Yan. In summary, so, hindi natin matakal ang problems. Yan. Summary, major consideration, again, formation, operation, dissolution, and liquidation. Sunod-sunod yan. Lahat ng i-contribute as much as possible is fair value. Pero kapag siya ay cash, face value naman siya. Yan. So, ito ay okay. Bonus. Basta kapag merong pagkakaiba doon sa agreed capital at sa actual contribution, possible merong partner na merong bonus. And then, we will use the bonus method of computation. Magkano ba yung agreed capital? Yan. Bonus method. So, siguro, baka sa next discussion, next meeting, so, next meeting natin ay next week. Holiday ba next week? 28, hindi man holiday. So, yun. Ay, depende kung anong matapos. Kasi ang ginagawa ko, mga discussion, first, anho kayo, class for this week. So, kung ano ma-discuss natin, ibabato ko sa kabilang klase. For their asynchronous class. Tapos kung ano yung madiscuss ko sa mga kabilang klase, ibabato ko sa inyo for asynchronous class nyo sa Wednesday. So, dahil tatlo kayo, nakakapagod din magpaulit-ulit na dinidiscuss. Ano na lang siya. Tsaka ano, nung una, talagang todo ako lecture na yung discussion ko sa kabila, na-discuss ko sa unang section, hindi ko na-discuss sa pangalawang section, tapos nung nagpa-quiz ako, hindi alam nung pangalawang section. So sabi nila, "Ma'am, hindi po 'yun na-discuss." Sabi ko, "Ha? Hindi ba?" So, ayun. Eh din nire-record ko na lang. Tapos pinupost ko sa YouTube, tapos balikan niyo na lang doon. Meron ako mga post dati, nung last year, pero hindi ako proud. Parang nung dati kasi ay ano, ay, busy din. Busy season kasi ang January to April. So, siguro may class pa kayong next. So, natakil naman natin module and chapter na, Diyos ko, bad ko, hindi ko ni-record ang aking boses. Iulitin ko na lang yun, siguro outside the class at mas mabilis kasi umabot ng mga 1 hour. And try ko nasagutan lang na lang siya through handwritten para pare-parehas tayong handwritten nagsagot. Kung makikita nyo ang pangit sulat. So, ano pa ba? Yeah, continue reading, continue looking for test banks para may practice kayo sa pagsasagot. Tsaka, as much as possible, kung mag-social media, mag-socmed kayo, is parang ano nyo siya, reward nyo sa sarili nyo kasi may natutunan kayong bago. Let's say, makakuha kayo ng problem, tapos nasagutan nyo on your own, or nagtanong kayo sa classmate nyo, uy, parang maganda tong problem na to, let's try. Or, ganito pala yung concept na to, let's try. And then, may natutunan kayong bago kahit anong subject, i-reward nyo na lang sa sarili nyo na nagsusocmed kayo. Yun nga, kasi mahirap din kasi na nakafocus lang sa studies.
yung soc med nyo din naman, huwag kayo masyado sa maging war freak, parang sa politics bar ano. Yun lang, basta stay positive kasi uso ang depression. Yun, daming kakilala po problema yun. So yun, and 10 a.m. na. Thank you all, and yung attendance paano na lang ha, pa fill up. Thank you, stay safe, see you next week. Thank you. Thank you.